Hey guys, welcome back to my channel. And today, aalis ako. Pupunta ako sa aming kusina downstairs. Kaya, mag-makeup ako. And I realized na sobrang dami kong bagong things na na-accumulate this past few months. Yung iba ginagamit ko na, iba gusto ko palang siyang itry. Which is why, since naka-house arrest naman tayo, I decided to put on makeup and film this video. So if you want to see what I'm gonna do today at kung anong mga bago kong products, then just keep on watching. First, I'm gonna prep my skin. After washing my face, I always use this in the morning. Neogen's hydrating water with glacier water. Favorite na favorite ko to sa morning because it has hyaluronic and it has caffeine. Plump and pampagising ng skin. So after that, patuyuin ko lang and I'm gonna put my sunscreen. Ito talaga yung everyday routine ko as soon as I wake up. Since magme-makeup ako, I will use this one. Either this or this pag magme-makeup ako. So if you haven't seen my favorite sunscreens video, then I'll just put it down below. And tumatakol na naman ng aso. Wala na akong mapwestuhan dito sa bahay na hindi nagiginig. So I love this sunscreen because it has a tone adapt technology. Kahit kisay ka, kahit morena ka, pwede to sa'yo. May konting coverage as you can see. Medyo nag-better yung itsura ng skin ko. Okay. So after that, since medyo matte nga yung finish nung belo, I need to put another layer of hydration. Kasi ito na lang. One of my favorites also. Malapit na siyang maubos. As you can see, yun o. This is the Lux Organics Hydro Firming Mist. Ito yung favorite ko ng variant kasi it has collagen and hyaluronic acid. Alam niyo na. Ulit. Gusto ko lagi collagen and hyaluronic. And then, I just want to show this new sponge that I got from a follower friend. Thank you so much. She got this from Glad King. Nakita daw niya kasi na laging ang ginagamit ko is beauty blender. Actually, meron pa akong beauty blender and isa pang stock. And then, I also am loving recently itong galing kay Anna Kai. Kaya lang hirap makabili nito. Pero super mura. And super ganda din. But then, she sent me tatlong peraso na from Glad King. Itry ko daw. She's a makeup artist. Ilagay ko yung Instagram niya down below if you wanna check her out. Binasa ako na kaya malaki na. And super cute ng color. Kaya ito yung napili ko. Foundation ba ako? Todo na natin. Sige, foundation tayo. Wala akong bagong foundation, though. I'm just gonna use this one. The Infallible 24-Hour Matte Foundation. 24 Golden Beige. Ito, naisip kong gamitin na foundation kasi mag-ano ako, Infallible din na concealer. If magiginig nyo yung news sa background, asensya na. Kasi we have to continue watching the news sa mga nangyayari outside. Medyo okay naman siya, pero parang mas matigas siya than the beauty blender that I'm using and yung kay Anna Kai. Parang medyo mas gusto ko pa din yun. But it's not bad. So I just keep on dabbing kahit parang wala na. Para lang ma-remove yung excess. Kasi at this kind of weather that we're having right now, the key is hindi dapat super kapal kasi mas kapalan mo makeup mo, mas nagki-crease. Okay, I just finished my foundation and then now nilalagay na ako ng concealer and sobra akong favorite ito right now. Yan, this is the L'Oreal Infallible in Full Wear shade 312 Amber. Kung fina-follow niyo ako sa Instagram ko, nakikita niyo yung madalas ko na makeup na parang fresh lang tapos lip and cheek tint. Ito lang yung gamit ko, walang foundation. So I just use this one. Kinakalat ko siya sa buong face kasi sobrang pigmented. Super nice. So perfect siya kasi nga, pang lightweight lang pag mainit nga sa labas. You can use just this one. Tapos kaya niyang i-cover yung buong face. Sobrang ganda nito. Nakakatawa. Ayan o, parang pumangit siya. Parang hindi ko masyadong bet-itay. Hindi ako natuwa. Ala, tingnan mo yung ginawa niya. Kita niyo ba? Hindi ko bet. Wait, magpapalit ako. Gamitin ko muna itong kay Anna kayo. Linisin ko lang and basain ko. Habang nag-iingay yung mga asa. I'm just gonna use this one muna. I think, sobrang tigas niya na parang daming water sa loob. Kahit na pigang-piga na, wala naman na lumalabas. Pero,
hindi ko ma-explain. Basta matigas siya ng maraming water. I think, okay siya for the foundation, pero hindi maganda yung ginawa niya nung nagpatong na ako ng concealer. Itong kay Anakay, same na same ng effect ng Beauty Blender. Kaya naman pala laging sold out. Nakabili kasi ako nito nung 12-12 ba yun? 2-4 something. Basta may promo. So, dalawa yung nabili ko. I was gonna give away the other one, kaya lang nagustuhan ko. So, tinabi ko na siya. Kasi nga laging sold out. You're gonna have a chance to be able to get that. Get me yun. Kasi super mura lang. Nalalabanan niya yung Beauty Blender. Mas ginagamit ko nga ito eh. Kasi Beauty Blender. Recently. Ang ingay ng mga aso. Pasensya na kayo ha. Just keep on blending. Actually, hindi siya maputi. Perfect lang siya sa akin. Kaya lang meron kasi tayong pailaw. Anyway, it's fine kung ganyan. Kasi we're gonna warm it up pa with some contour and all that. Ito ako nagtatagal sa base. Kasi just make sure na wala na kayong excess na product dyan na hindi naman kailangan. Kasi kapag matira sila dyan, sila yung mga mauuna sa pag-crease at sisira ng buhay nyo mamayang hapon. Hanggang sa maging seamless and airbrushy looking. Okay, there you go. I think masaya na ako sa base ko. Ayan no, pa, ito kasing beauty blender, tsaka itong kay Anakay, parang kahit basa sila, parang hindi basa. Pag i-press mo lang, tsaka mo lang ma-feel sa kamay mo na it's damp. Ayan, tama, damp lang siya. Ito ang na-feel ko dito, basang-basa. Kahit na, parang ang bigat niya, kaya nung dinadab mo siya sa face, dumagdag yung water dun sa product. So after that, sa mga cream muna tayo. This is the Fenty Beauty, and the shade is Truffle. So just make sure to blend it. Bet na bet ko to. Hindi ko na kailangan to i-review kasi alam naman nating lahat na super ganda nito. Hindi ko lang binibili kasi nga it's a little bit expensive. Pinabili ko siya kay kuya. Pero pinabili ko siya with the intention na babayaran ko pag uwi niya. Ilagay niya sa Christmas stocking ko pag uwi niya. So thank you, kuya! Ayan. Back! Pero ang sabi, maganda rin daw yung ganito ng BLK. Try nyo din if you can't get this one. For the blush, maglalagay ako ng powder, pero maglalagay din ako ng cream para pag pinawisan na nawala yung powder, meron pa rin ganap. So I'm gonna use this Glossier Cloud Paint, and this is in the shade Dusk. Actually, matagal na to sa akin, and I always say na hindi ako masyadong fan nitong Cloud Paint. I have it in these two shades, Dusk and Haze. Marami akong mas ibang gusto, and for the price of this one, hindi ko siya masyadong love. So ginagamit ko lang siya, para lang hindi masayang. So ayan, ayan. At least meron ng color, so kung ano't ano man matanggal yung powder, at least meron pang pangilalim. And then I'm also gonna put a cream highlighter, and this is my super favorite right now. Nakita nyo rin to, pinagamit ko to nung my brother did my makeup challenge. This is BLK Cosmetics Shimmer Jelly Multipot in the shade Pearl. My God, sobrang ganda nito. Konting-konti lang. Ang ganda talaga. I used to use my hands lang with this one. Pero nung ginamit nung kapatid ko, sa kanya pa ako natuto eh. Sobrang natuwa ako sa pagka-seamless. Yan, ganda. Seems like it's piled up kasi ang dami, but I always put cream muna ilalim, and then pero super nipis lang, and yun nga, keep on dabbing yung excess para hindi masyadong makapal kasi nga mainit. Although ako hindi talaga ako nagme-makeup ng ganitong weather kasi nga super init, hindi ko talaga kaya. Pero if needed, at least ito yung ginagawa. Kumbaga for me, lahat ng mga cream na products na nilalagay ko is part of the base, hindi lang yung foundation. That's why I use a damp sponge. Put them all together na parang isa lang sila. Isang product lang na nilagay, pinagsama-sama. So the key is blending talaga. I think I'm finished with all of my cream products. We can proceed with the powder. And I'm gonna use this one, Kylie Jenner Setting Powder in the shade Beige. And bigay ito sa akin ng friend ko, Patty, which is one of the reseller also that I trust, or Line Shop. Natagal na nito sa akin, hindi ko ginagamit. Kasi nga, ang dami ko pang ginagamit na favorite ko. Pag summer, favorite ko pa rin itong Shiseido Baby Powder. And then I also have the Laura Mercier. Hindi ko kasi in-expect na ang ganda pala nito. Isang beses ginamit ko siya for a hot weather.
Oh my God. So for me, itong dalawa ang panglaban sa summer. Sobrang ganda. Matarang mata ko the whole day. Fresh and basta. In fairness, Ate Kylie, ang ganda nitong setting powder mo. Never ako nag-try ng any makeup product niya kasi felt like it was overrated, especially yung kanya mga lip kits. No, hindi ka talaga ginamit. So, wala akong tiwala nung time na nandito lang siya nakastock. But of course, I had to use it. Sayang naman. Tinry ko. Ay my God. Ilang beses ko siya sunod-sunod na araw ko tinry. My gosh, ang ganda. Ang ganda ng oil control niya. Kasi I have a combination skin, by the way, ha. So, oily here and then normal sa other parts of the face. But so, doon ko lang siya nilagay sa mga areas na kailangan iset. The point is, kasi maglalagay pa tayo ng mga powder blush and powder contour and everything. So, ayaw na natin ng patong-patong. So, dun lang sa mga areas na kailangan, okay? Thank you, Patty, for this one. And then, powder blush. So, ito, bigay din sa akin ni Kuya, plus the NARS Orgasm. Ayan. Actually, hindi ko siya masyadong bet. For subtle blush, mas bet ko pa rin si Hourglass. Mood exposure. Kaya ito yung lagi nga. But for the sake of this video, kasi nga sabi ko, gamitin ko yung mga bago ko. I'm gonna use this. Ewan ko kung bakit. Matagal lang yun to. Parang college pa ako. Lagi ko na siyang narinig from my friends. And sobrang bestseller talaga to. Hindi ko alam kung bakit. Kasi hindi ko masyadong bet. Hindi ko alam. Nakukulangan ako. Siguro hindi siya perfect for my skin color. I don't know. Okay lang. It's not bad, but I don't love it. Ayan. Patong lang. Para lang maset yung mga cream na nasa ilalim. My God, kailan ba matatapos ang mga aso sa kapitbahay? Buti pa yung aso ko tulog lang sa baba. Wala siyang gustong gawin sa buntis. Look at that. Yung ano, naset na ng powder pero nagpipeak through pa din. Ang ganda talaga nung multipat na yun. This, oh my God. Sabi ko sa inyo, diba? Bilhin nyo to. Bilhin nyo na ba? My God, bilhin nyo talaga. Lalo ngayong summer. Ginagawa ko lang is I put a tinted sunscreen. I put my favorite na lip and cheek tint ng Happy Skin. And then this one. My God. Parang wala kang suot na anything. Kasi nga lahat sila lightweight. Pero Diyos ko, panalo. Yun, yung mga lagi nyong kinokomentan sa Instagram ko na parang fresh and kemi. Yun ang ginagamit ko. Powder highlighter. I'm gonna use my favorite na pang subtle. This is the Becca Champagne Pop. So, ito, isa talaga ito sa bestseller. Kinainis ko lang dito. Ewan ko kung nakita nyo na ito, ha. Pero ever since I bought this until now, ayan, basag-basag. Na-remedyohan ko na rin ito yung with alcohol. Wala din, nabasag lang din. Pero this is still one of the best one for yung mga subtle highlight. So far, I'm loving this look. Magugustuhan to ng mga tao sa kusina. Wait, tao. Na. Let's just do the kilay quickly and I'm using this MAC pencil in Dirty Blonde. Ubus na yung favorite ko na BLK. The favorite ko to nung college ako eh. Nung hindi pa ako marunong magtipid. Saka I'm all for MAC cosmetics before. Ayoko mag-explore ng ibang brand. Basta MAC lang. Basta MAC maganda. Ganun lang ako before. Ang mahal nga lang. My God. But anyway, makapal naman yung kilay ko so I don't need a lot. So magtatagal to sa akin. Nakakahinayang lang siya kung tipong kailangan mo drawingan yung buong eyebrows mo everyday. So sayang talaga. Marami namang options na cheaper than drugstore product. Yun nga, favorite ko BLK. And then, like ko napapanood sa mga vlogs, maganda yung Ever Belena. What I do when I do my kilay, I stay away from the salamin. Kasi pag malapit ka, tendency mo talaga lalagyan mo lahat. Pero if you're away from the salamin, you don't go overboard. Pero pag nakatuto ka, ang tendency, lahat ng makita mong butas, dadawingan mo. Kaya pag lumayo ka or kapag natapos ka, magugulat ka na, oh my God, kapal lang kilay ko. Mukhang linta. So dapat malayo as much as possible para nakikita mo yung big picture. Ano nang itsura. Ah, mag-ano tayo. Eyeliner and lashes. Kasi binigyan din ako ni Aya, yung makeup artist friend ko, with this glue. Na-try ko na to. Actually, medyo sumakit yung mata ko. Medyo naiyak ako. Ewan ko kung yan yung dahilan. Pero for now, I'm gonna use muna this one. Pinabili ko to sa friend ko sa Japan, sa Don Quixote. Like ko tong nagiginig sa mga vloggers na maganda daw to. And nung tinry ko, yes, super ganda niya. It lasts super long at saka very comfortable. So ito gagamitin ko. So I'm just gonna put liquid eyeliner. This is the One Day Tattoo Real Lasting Eyeliner from K Palette. And lashes, and I'll be back. For my eyes, I use tong dalawa. The K Palette Tattoo Liquid Eyeliner. And then I had to use Urban Decay Pencil Eyeliner para sa loob, sa taas. And then sa baba, para hindi naman super harsh at mas stress na yung kitchen ko. I only use brown eyeliner dito sa waterline ko sa baba. And this is from Happy Skin. And then I just pinadaanan ko lang ng Total Temptation Mascara para mag-join forces. Yung fake tsaka yung
original. Tapos I just want to share with you this one pala kasi matagal lang yun to pero hindi ko pa nagagamit. Pretty Clean Instant Makeup Eraser from Happy Skin. Binili ko to for emergency purposes. Usually, I would need this kapag ka nagmamaskara ng mabilis. Tapos nagkaroon ka dito madalas or dito napapikit ka. And for eyeliner, pagka yung hindi pa kayo masyadong sanay sa gel eyeliner. So this is the makeup eraser. Pagka nangyari yun, you just erase it with this one. I'll show you quickly kasi hindi pa siya nangyayari sa akin. Dati lagi siya nangyayari. Kung kailan may ganito na ako, never pang nangyari. Just to show you. Ayan. Usually, ganyan yung nangyayari, di ba? Dito or dito. Tapos, what I do is natanggal ko lahat eh para seamless pa din. So, you just erase it with this one. Pak! Wala na. O, di ba? Galing! Galing sobra! So, if nagpa-practice pa lang kayo, go get this one. This is Happy Skin. Pretty Clean Instant Makeup Eraser. It's worth it. Anyway, just mag-set lang ako and lipstick. May mga bago akong lipstick dito. Lipstick, lip stain, and all. Ang dami kong bago. Lahat sila bet na bet ko. I don't know what to use. Hindi ko na kukunin yung iba kasi nasa baba. But I have two of this one. Isa nasa bag ko kasi. Kasi nga like kong gamit. My Lips But Better Ultra Matte Lippy. Sobrang ganda nito from Happy Skin also. Sobrang lightweight. Di mo siya mararamdaman. And then I have this two lip tint from Yoyoso. Sobrang ganda din. Especially this one. And then I also have this L'Oreal Le Macaron. So, ito yung mga pang matagalan kasi nga summer. So, yung gusto mo yung lightweight na super parang hindi mo na-feel. Tapos, antagal. Try natin. Let's see. I'll show you this one. Ito yung pang daily lang. Na lip tint. Lip tint to. Super nice. Diba? Ang ganda. Ayan. This is from Yoyoso, number 5. Ang ganda, oh! Sobrang lightweight. So, I'm finished na. Mag-aano lang ako, set. And, ito yung gagamitin ko today. First time gagamitin. Ang hirap niya kasing bilhin sa Watsons. So, in-order ko din siya sa Watsons online. Buti na lang meron. Ito yung bagong Lux Organics. Kasi, di ba, favorite ko nga tong Lux Organics na to. Hindi ko siya ginagamit for makeup. Kasi, para kang dinudugaan. Ang laki. So, nakaka-refresh siya pag after gym or after mo maghilamos. Ganyan, sobrang refreshing. Pero, for makeup, no, it's super laki ng mist, hindi Carrie Bells. So this one, ang sabi is super ganda nga daw ng mist. Beauty Mist by Ann Klutz Makeup Setting Spray. So since makeup guru siya, I'm sure maganda to. Ang ganda ng bottle. Tapos, I saw na sobrang ganda ng mist niya. Very fine. Perfect siya for makeup. Can you see? Ooh, ganda no? So I'm gonna use this today. Super fine. Tapos, ang bango, in fairness. Tapos, super mura, actually. Ang favorite ko pag summer talaga, this one, pag naka-makeup ako, the Caudalie. Ayan, paubos na nga siya. Tinitipid ko kasi it has skincare and super tagal talagang mag-last ng makeup kapag ito. Tapos, yun nga, may skincare. Also, this one, ayan, ito, walang skincare. Pero, ang tagal talaga. Ito, dupe naman to ng Urban Decay. Kaya, bet na bet ko, NYX. Dewy Finish. So, ito yung favorite ko pag summer tsaka ito. But, sana, we'll see. Sana, yung longevity ng makeup pag gamit to is maganda kasi super mura. But, yeah, papatayin ko lang to and I am finished! So, here it is, guys, in natural lighting para mas ma-appreciate nyo. O, diba? Ang fresh lang. Ganda. Papunta ng kusina. Everybody, stay at home if wala namang ibang pupuntahan. And ayun lang, pakabait tayong mga Pilipino para eventually we can all be free again. I hope you guys enjoyed this video. Please give this a thumbs up if you did. And please subscribe if you still haven't. I'll see you on my next one.